Ang ating devotion ngayong gabi sa ating family altar ay ang pag-asang buhat sa langit, sa pananampalataya at pag-ibig ay ating makakamit. Welcome sa Music as Prayer Channel. Ito ang worship channel ng TGIS Kids Bible Study Ministry. Pinangungunahan ng inyong lingkod, si Kuya Jeff at ng Alfonso Family. Tara, pagbulay-bulayan natin ang salita ng Diyos. Pag-opening prayer tayo. Lord, sa gabing ito, kami nagpupuhay at nagpapasalamat sapagkat pinaparamdam mo sa amin na marami pang kailangan gawin sa paligid. Lalong-lalo na ang ipakalat ang inyong salita, ang abutin ang mga kapatid namin na minsan ay nalulungkot, minsan ay nababagabag. Ginagamit mo, Panginoon, ang inyong lingkod, ang aming pamilya, para makaabot sa mga taong ito. Nawa nga po ang lahat ng pinag-aaralan namin mga salita ngayon ay makarating sa mga tengang nangangailangan ng turo mo, nangangailangan ng awa mo, o nangangailangan ng tulong mo. Kaya ngayong gabi, inaalay namin sa iyo muli lahat ng aming mga ginagawa at nawa ay maging masamyong bulaklak sa inyong harapan ang lahat ng ginagawa namin. Inaalay namin sa iyo ang lahat ng aming iisipin, ang lahat ng aming ikikilos, ang lahat ng aming sasabihin. Para sa iyo, Panginoon, ang lahat ng ginagawa namin. Sasabi kaming mahal ka namin, pinupuri ka namin, at dinadakila ka namin. Binabati ka namin ng isang magandang gabi. Kung aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo ay dadako sa ating awitan. Awitin po natin ang To God Be the Glory. Sige tayo umawit. To God Be the Glory. Ready, sing. To God be the glory, great things He has done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life an atonement for sin, and opened the light gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son. Give Him the glory, great things He has done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood, to every believer the promise of God. The vilest offender who truly believes, that moment from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son. Give Him the glory, great things He has done. Great things He has taught us, great things He has done, and great are rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our worship, when Jesus we see. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father, through Jesus the Son. Give Him the glory, great things He has done. Tayo ay dumako sa pagbasa ng banal na kasulatan. Ang ating teksto ay kukunin natin mula sa aklat ng Kolosas, chapter 1,
4-5 or Colossians chapter 1 verse 4-5. Ating sabay-sabay na basahin. Kung kayo may mga Bible sa inyo, inyong buklatin. Basahin natin ang sabay-sabay. Nabalitaan namin ang inyong pananalig kay Kristo Jesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang ng Diyos. Dahil sa pag-asang makakamtan ninyo na inihanda para sa inyo doon sa langit. Nalaman ninyo ang tungkol sa pag-asang ito nang ipangaral sa inyo ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na dumating sa inyo. Ito ang salita ng Diyos. So maraming salamat, Ate Lee, sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Ang ating pong pag-uusapan ay tungkol sa pag-asang buhat sa langit. Kung saan ay dahil sa pananampalataya natin, pinanghahawakan natin na balang araw sa langit ang punta natin. Yan yung isa sa magandang bagay na pinanghahawakan ng isang Kristiyano. Pero may isa pang magandang bagay tayong matututunan ngayong gabing ito. Ang napakasaya, ang napakasarap na feeling na malaman mo na ang kapatiran ay patuloy na tapat sa ating Diyos, na ang kapatiran ay patuloy na naglilingkod sa Diyos. Yan ang mga babanggitin ni Apostol Pedro na pag-aaralan natin at makikita nga natin bakit ba siya masaya? Bakit ba sa kapila ng siya ay may problema, siya ay may pinagdadaanan, ang ganda pa rin ng aura ng kanyang mukha at ang napakasaya Kristiyanong ito ay ipinapakalat pa na tuwang-tuwa siya. Kanino siya natutuwa? Tignan natin ngayon ang mga matututunan natin. Bakit ba masaya si Apostol Pablo? Dalawang punto lang ang pag-aaralan natin ngayong gabing ito. Ang unang punto ay, may dahilan ang kanyang pagpapasalamat na ito. Ano yung ipinagpapasalamat niya? Makikita natin dito, ang dalawang bagay na ipinagpapasalamat ni Apostol Pablo sa ating Diyos ay ito. Ang kanilang pananampalataya ay Kristo. Nakita natin to sa banal na kasulatan, nakasulat sa talata 2. Basahin natin ng kaunti kung ano yung nangyari. So dito sa ang kanilang pananampalataya kay Kristo ay ipinagpapasalamat ni Pablo ang patuloy at paglago ng pananampalataya ng mga taga-Kolosa sa nagsanhi ng kanilang pagiging banal at tapat. So nakita, nalaman ni Apostol Pablo, tapat ang ating mga lingkod dito sa Kolosas. Lalong-lalo na, sila ay nagiging banal o ipinagpapatuloy nila yung pagkabanal nila, hindi sila nawawala, hindi sila napuputol kumbaga sa ginagawa nila. Doon, isang bagay na nakikita ni Apostol Pablo, kaya siya nananalangin sa Diyos. Inilalapit niya ang mga taong ito sapagkat siya ay may dahilan na nagpapasalamat siya. Kaya alam niya ngayon yung pinangahawakan niya nga salvation. Tuwang-tuwa siya sa kapalit nito. Hindi lamang ako ang makakarating ng langit. Pati rin kayo. Salamat mga kapatid at nagpapatuloy kayong maging banal. Inaayos nyo ang sarili nyo. Inaayos nyo ang ugali nyo. Inaayos nyo ang asal nyo. Kaya tuwang-tuwa ang Apostol Pablo na ito. Lalong-lalo na, tunay, tapat ang mga lingkod na mga nasa simbahan ng Kolosas, ang mga Kristiyanong nakatira sa Kolosas, nagpatuloy sa katapatan nila sa Diyos. Yan yung isang dahilan pa na yan ang isang dahilan kung bakit tuwang-tuwa si Apostol Pablo. Ano pa yung isa? Ang kanilang pag-ibig sa kanilang mga kapatid sa pananampalataya. Ipinagpapasalamat din ito ni Apostol Pablo na ang kanilang dalisay na pag-ibig sa mga kapatid sa pananampalataya ay hindi nagmamaliw, hindi nawawala. Patuloy sila sa paglilingkod sa Diyos, patuloy sila sa paglilingkod sa mga kapatiran. Ito yung magandang salita na narinig natin dito. Mahal nila ang kapatiran. Mahal nila ang mga kapatid nila. Sa atin, isang pamilyang buo na tayo. Bilang mga Kristiyano, tayo ay magkakapatid na, kailangan maiparamdam natin sa bawat isa ang pag-ibig.
Yan ang ikinatutuwa ni Apostol Pablo sa kanyang mga sinulatan sa mga tao, sa mga Kristiyanong taga-Kolosas. Tandaan nyo, nagpatuloy sa katapatan itong mga taong to sa Diyos at nagpatuloy sila na mag-ibigan. Hindi lamang ito naramdaman ni Apostol Pablo, nag-iibigan sila sa loob ng church in Colossae o sa Colossas, pati yung ibang mga simbahan na mga karating puok nila, tinutulungan nila, mahal din nila. Hindi sila nagpapabaya sa bawat isa. Yan yung maganda. Narinig ba natin yung sermon kahapon? Tandaan natin na ipinaparamdam ng Diyos sa atin itong mga lahat ng pinag-aaralan natin na bagamat tayo ay nasa loob at naka-quarantine o nasa loob tayo ng pagsubok o may problemang dumaraan sa atin, nandito ang patunay ng Diyos. Ang bawat isa ay ginagamit niya. Bakit natin nababanggit ito? Dahil isang punto rin ito na binanggit ni Apostol Pablo. Nasaan ang kapwa natin kapag tayo ay namomroblema? O kaya, nasaan ka kapag ang kapatiran ay namomroblema? Ano ang ginagawa mo? May nais ang ating may akda ng aralin ngayon. Nais niyang pag-isipan natin ang mga bagay na ito. Nasubukan na ba nating ipanalangin at ipasalamat sa Diyos ang ating mga kapatiran? Isang bagay na dapat ginagawa natin bilang mga magkakapatid. Buti nga, sa ating simbahan ay merong prayer meeting tuwing Wednesday. At alam ko nga, kinikwento sa akin ay lahat ng ating kapatid ay pinapanalangin nila. Miyembro man natin o hindi, isinasama nila sa panalangin. Importante ang pananalangin natin na ito dahil ang bawat isa ay napapalakas kung tayo ay nananalangin para sa bawat isa. Kumusta kapatid? Nasubukan na raw ba natin gawin ito? Ipinapanalangin ba natin ang bawat isa? Pangalawa na nais isipin daw natin ngayon. Ano ang iyong pakiramdam kapag nabalitaan natin sila ay lumalago at ipinapamuhay ang Ebanghelyo? Kagaya ni Apostol Pablo, ang saya-saya ng piling niya. Kung tayo ay nagtuturo, kung tayo ay nagpapakalat ng salita ng Diyos, masarap sa feeling na malaman mo yung tinuturuan mo ay nagkakaroon ng pagbabago sa kanyang ugali. Kumusta kapatid? Kung ikaw ang tinuturuan, nagbabago ka ba? Kung ikaw ay tagapagturo, nakikita ba natin na nagbabago ang mga tinuturuan natin? Isang bagay na nais na pag-isipan. Ano pa yung nais na may akda na pag-isipan natin? Kapag inyong nasasaksihan ng mga kapatiran ay nagmamalasakitan at nagmamahalan, ano ang epekto nito sa inyong buhay Kristiyano? Dito ay minsan nakikita ko kami na mag-asawa pag may nakikita kaming magandang istorya, magandang pangyayari. Ngayon na merong COVID-19 na nangyayari sa ating kapaligiran, may problema. Pero may mga taong nag-i-step up. Merong tao may kailangan ng tulong. Ako na ang kikilos para sa kanya. May isa akong seminar na na-attendan. Kasama ko pa noon ng ninong namin, si Pastor Gayanan. Ang in-attendan namin na to ay may title ng Go the Extra Mile. Ano raw yung ibig sabihin ng Go the Extra Mile na yon? Kung meron kang kayang gawin, huwag mong ipigil na hanggang dito lang ang kaya ko. Extend it, go an extra mile. Ilampas mo kung ano yung kailangan mong itulong. So may mga istorya na tayong narinig na i-feature na rin sa mga balita. Alam natin kung paano kumilos ang bawat Pilipino, nandiyan yung to the rescue ang bawat isa. Kung may nangangailangan, kung merong tulong na dapat ibigay, may mga tumatayong Pilipino at nagsasabing, tutulong ako. May cameraman yan o wala. Nakikita man ng ibang tao, lalo na yung kahit wala. So may mga istoryang lumabas lang dahil may nakakita, nagkwento, ipinost, kumalat, nagkaroon pala ng video, may CCTV, nakita ka kung ano yung ginawa niya. So yun yung mga istoryang minsan naluluha kami ni Lynn at nakikita namin na, Lord, thank you. May mga ginagamit kang tao para maabot ang mga nangangailangan. Yan yung mga nararamdaman namin.
Kumusta kapatid? Pag-isipan daw natin itong mga bagay na ito. Kumusta? Kumusta ka? Ano ang reaction mo ngayon na merong problema sa paligid? Punta tayo sa point number 2. Ang pananampalatayang lumalago at ang pag-ibig na sanhi ng pag-asa nating nakalagak at nakalaan sa langit. Dahil nga tuwan-tuwa si Apostol Pablo sa lahat ng mga kapatiran ng taga-Kolosas, nakita niya kasi, nalaman niya ang istorya, may nagkwento sa kanya, ano ang ginagawa ng mga taong ito. Sila nga ay patuloy na tapat sa Diyos, sila ay patuloy sa kanilang pananampalataya. At bakit sila nagpapatuloy? Dahil may pinanghahawakan sila sa kanilang damdamin. Alam nila, balang araw, Lord, pag sinunod namin ang gusto mo, pag inayos namin ang asal namin, pag inayos namin ang kilos namin, langit ang malalasap namin balang araw. Langit ang punta namin. Sino ba dito ang gusto nga mapalayo sa Diyos? Meron ba sa atin yung ang gusto yung pangit ang pupuntahan natin sa dulo? Siyempre naman, lahat tayo nagkakaintindihan, gusto natin para iso ang mapupuntahan natin pag tayo ay pumanaw. Langit ang destinasyon dapat natin, mga kapatid. Kung gusto natin yan, gawin daw natin yung ugali na kagaya nito mga taga-Kolosas. Tuwang-tuwa si Apostol Pablo sa mga taong ito sapagkat alam nila kung saan nakalaga ang lahat ng kanilang ginagawa. Dahil sa kanilang pananampalataya, paraiso ang punta nila. Tingnan natin yung mga punto na inilagay dito ng may akda. Ang pag-asang ito ay isang powerful motivator sa ating paglakad sa katapatan, kabanalan, at pag-ibig. Mga bagay na nakita ni Apostol Pablo, mga characteristics na nakita ni Apostol Pablo dito sa mga taga-Kolosas. Yung paglakad nila, tuwang-tuwa si Apostol Pablo. Sila ay tapat, sila ay nag-iibigan, sila ay may kabanalan. Tayo daw ba ay meron ito? Kung itong mga taga-Kolosas ay nagawa ang mga bagay na ito, tayo rin ba ay magagawa ang mga bagay na ito? Muli, ang may akda ng ating aralin ay may nais na pag-isipan daw natin. Kumustahin natin ang ating mga sarili. Mag-self-reflection tayo. Ano ang nagagawa ng pag-asa sa gitna ng krisis? Kagaya ng sermon ni Pastor nung linggo, si David, si Haring David, ang daming pinagdaanan. Hindi naman siya yung laging, tandaan natin, si David ay naging hari. So, si Haring David. Hindi naman pinanganak yan na prinsipe agad. Hindi yan pinanganak na hari agad. Pinanganak yan na tagabantay lang ng tupa. Ibig sabihin, nasa ibaba, nasa laylayan lang ng lipunan. Anong nangyari pang kasunod? Siya ay nag-training. Ang training niya ay yung pagbabantay niya ng mga tupa. Kahit bata pa lang siya, kahit teenager pa lang siya, kaya niyang proteksyonan ang mga tupa niya. Pag may sumugod at kakain ng tupa niya, nako, nandiyan si David para proteksyonan ang kanyang mga tupa. So tingnan natin. Dahil si David ay merong pag-asang pinangahawakan, habang inaangat siya ng Diyos, napalapit siya sa Haring Saul. Pero itong Haring Saul, nung nalaman na si David ang papalit sa kanya bilang hari, nagkaroon ng selos. Ano ngayon yung mga pinagdaanan ni Haring David? Siya ay pinagtangkaan sa buhay. Kailangan niyang magtago, kailangan niyang tumakbo, kailangan niyang lumayo. Nagkaroon ng mga pagkakataon na siya ay nagsosolo. Sabi nga ng nila pastor ay, nung nagsolo siya, para siyang nag-quarantine. Hindi nga lang quarantine. Siya ay isolated, mag-isa lang siya. Pag ikaw ay mag-isa, anong feeling mo? Ito nga, ma-quarantine tayo, ang daming parang nabuburyong na nasisiraan. Hindi alam kung anong gagawin, hirap. Gusto nang makalabas kagad. Anong nangyayari? Ito nga si David, isolated na nga, ang pinangangambahan pa niya ay sinong makakasalamuhan niya, baka mamaya inutusan to para patayin siya. Ganun na lang yung takot na pinagdadaanan niya. Pero, nawalan ba ng pag-asa si David? Hindi. Napakatibay nito dahil may pinanghahawakan nga siya ang pag-asa na galing kay Christ, ang pag-asa na galing sa Diyos. Balang araw, langit ang punta ko. Isa yan na pinangahawakan niya. Kumusta kapatid? Tayo,
Kumusta ang mga pinagdadaanan natin? Kumusta tayo sa gitna ng krisis? Tayo raw ba ay nagkakaroon pa ng pag-asa o baka naman ang pag-asa ay nawawala sa atin kapag nandyan na at kinukurot-kurot na tayo ng problema, kapag hinaharap na tayo sa lahat ng mga pagsubok sa buhay, baka yung hope natin nawawala. Ibig sabihin, napapalayo tayo sa Diyos. Mag-ingat. Kaya kinakamusta tayo ng may akda ngayong gabi. Kapatid, kumusta ang pag-asa? Nasa iyo pa raw ba? Tingnan pa natin to. Mahirap ang ating kalagayan ngayon sa panahon ng pandemic. Paano mo nararanasan ngayon ang pag-asang buhay sa Diyos na kumikilos sa iyo upang maibsan ang anumang pangambang dulot ng COVID-19? Alam natin na may problema tayo dahil sa COVID-19 na ito. Alam natin na merong pandemic. Alam natin na pwede natin ikamatay kapag tayo ay nahawa. So marami sa atin ay may anxiety attack, marami sa atin ay may fear. Kumusta na naman daw tayo? Ano raw ang nagagawa nito para sa atin? Nasaan ulit ang pag-asa? Nawawala daw ba? So kinakamusta palagi yung connection natin sa Diyos? Tayo ba ay connected pa rin o tayo ay napapalayo? Kumusta ka, kapatid? Ngayon na merong pandemic, ikaw ba ay nagpupumilit na makalapit sa Diyos? O baka naman ay ikaw ay nakakalimot at gumagawa ka ng sarili mong paraan? My way. My own way. Pag ginawa natin yon, palayo tayo. At pag ginawa natin yung paglayo, sana naman tayo pupunta nun. Tandaan natin, ang gusto nga nating maabot ay ang langit. Ayoko ng impyerno. Sana ko. Ang pag-asa, panghawakan ko, konektado palagi sa Diyos. Hindi palayo. Ano pa yung nais na dalhin sa atin dito? Bagamat mayroong krisis, huwag kakalimutan, laging may pag-asa. Anong gagawin natin? Tayo ay mananalangin, tayo ay kumonekta sa Diyos, lalong-lalo na. Ipag-pray natin ang bawat isa. Ipag-pray natin ang kapatiran. Huwag niyong kakalimutan, hindi tayo nag-iisa. Tayo ay magkakapatid. Tayo ay magkakasama na dito. Iisa na lang ang apelido natin. Tayong lahat ay Kristiyano. Huwag kalimutan. Magpalakasan tayo. Nandiyan ang fellowship, nandito ang family altar, nandito ang devotion natin para palakasin ang ating Christian life. Huwag kakalimutan, nandyan palagi ang Diyos, inaabot tayo, binibigyan tayo ng awa, nagmamahal sa atin upang mapanghawakan natin ang pag-asa na may magandang kinabukasan. Nandyan ang Diyos, kasama natin palagi. Yan ang lesson natin ngayong gabing ito. Nawa ay pinagpala tayo ng Diyos sa pag-aral ng kanyang salita at nawa tayong lahat ay gamitin ng Diyos upang maipakalat pa ang kanyang salita. Tayong lahat ay kanyang disipulo. Tayo ay dadako na sa pagsambang awit bago tayo manalangin. Awitin natin ang O Kristong Kaibig-ibig o What a Friend We Have in Jesus. O Kristong kaibig-ibig, handa, awit. O Kristong kaibig-ibig, umaako ng sakit, sa dalang ininanais, lagi ka makaliin. Kaibigan ng kasalanan, kung kami ang papasan, kung ikaw ay kaagapay, hirap ay naiibsan. Mahigpit ba ang pagsubok?
sa limuon. Ang puso'y wag mangilabon, kay Jesus ay lumuhon. May tunay bang kaibigan sa sabing pasan, si Jesus ang siyang kandungan, laging dadalanginan. Ang kasama ba'y naglilong lapit kay Jesu Kristo, nakalaan sa iyo. Amen. Tayo ay dadako na sa pananalangin. Tayo manalangin. Bago po yan, nais ko munang basahin ang isang verse na patungkol sa pananalangin. Basahin. Sabi dito, sa Psalm 142:5, I cry to you, Lord, I say, you are my refuge, my portion in the land of the living. Sabi din sa 1 Thessalonians 5:16-18, rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. So, tayo po ay dadako na sa panalangin. Panginoon, salamat po sa mapagpalang gabi na muli kami ay nakapag-aral at nakapagbulay-bulay ng iyong salita. Sa amin pong pagsasama-sama, ang bawat tahanan sa kanilang mga bahay, Lord, magsama-sama kami ngayong gabi para, Lord, sa aming family altar. Kung saan, Lord, we can freely worship you through the songs that we sing, songs of praises and worship, through the prayers, Lord, na aming dinadalangin, through the Word of God na aming pinagsasaluhan. Salamat, Panginoon, sa iyong salita na bumubusog sa aming espiritual na pangangailangan, Lord. Salamat, Panginoon, sa salita mo na patuloy nagbibigay sa amin ng kalakasan at pag-asa sa kabila ng aming mga pinagdadaanan ngayon. Salamat, Panginoon, na ang presensya mo ay kasakasama namin sa lahat ng dako. And thank you, Lord, that despite our distance, sa isa't isa, hindi naging hadlang ito para hindi kami makapagsalo-salo sa isang feasting na kung saan masarap naming namnam ang iyong salita. At Lord, salamat po sa bawat tahanan na nakasama namin ngayong gabi at bawat gabi na sama-samang nagbubulay at nananalangin sa iyo bilang mag-anak. Lord, ngayong gabing ito, tanggapin mo lahat ng kapurihan. Take all the glory, Lord. Take all the praises. Ikaw ang aming tinataas, Panginoong Jesus, sa aming mga sambahayan, mula sa pinakamatanda hanggang pinakabatang miyembro na aming pamilya, sumasamba sa iyo in truth and in spirit. And Lord, amin pong patuloy at patuloy kang pupurihan, Lord. Dalangin din namin ngayong gabi, Panginoon, na sa bawat saglit, kung kami nakararamdam, Lord, ng mga agam-agam, pawiin mo po ito, palitan mo ito ng kapayapaan. Sapagkat Lord, ikaw ay nangako sa iyong mga anak, sa iyong salita, sa Romans 8:28, sinabi mo po, for we know that all things work together for the good of those who love you, of those who are called according to your purpose. At salamat po, Panginoon, alam ko, tinawag mo ang bawat tahanan upang maglingkod sa iyo, upang sama-samang sumamba sa iyo. And Lord, tonight, as we praise your name, as we lift up all our praises and thanksgiving, dalangin namin, Lord, na maging masamyong halimuyak na amoy sa iyong harapan, Lord, ang aming pagsambal. At ngayong gabi rin,
lumalapit kami ng may pagpapakumbaba. We confess every sins na aming nagawa. Kung ano man pong karumihan at kasalanan mayroon sa aming mga puso, Panginoon, saliksikin mo po ito. Search our hearts, O God, see if there is any wicked ways. And Lord, cleanse us, O God. Do not allow any sin na maging hadlang sa aming pananalangin sa iyo ngayong gabi. At Lord, salamat po na tuwing kami magkakamali at kami lalapit sa iyong humingi ng tawad, you are there, Lord. Sabi mo nga, if we confess our sins, you are faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Thank you, Lord. Alam namin we are not worthy, but Lord, by your blood, sa paglilinis mo sa amin, nakakatungo kami sa iyong banal na trono. At ngayong gabi nga, Lord, nais namin idalangin sa iyo ang walang sawa naming panalangin sapagkat naniniwala kami, sabi mo nga, pray without ceasing, kami patuloy na makipagniig sa iyo at idalangin namin ang aming mga samo. And if we abide in you, your words abide in us, we can ask whatever we wish and it shall be done according to your will. Kaya ngayon, gabi, Lord, patuloy namin dinadalangin sa iyo. Nilalapit namin at pinagkakatiwala namin buong buo ang lahat ng aming mga mahal sa buhay, ang bawat sambahayan namin, ang bawat miyembro ng aming pamilya, mula sa oldest to the youngest members of our family, tinataas namin sa panalangin at amin pong binibigay at pinagkakatiwala sa iyo. Patuloy na hiningi, Lord, ang iyong protection, ang iyong empowerment at provision mo sa bawat isa. Lord, dinaalala namin at dinadalangin sa iyo ang buong Alfonso family, mula kay Daddy hanggang kay Thea, Lord, at sa buong clan ng Alfonso clan. Maging, Lord, ang family ng aming Tito Eddie and Tita Beth Bacani, ang kanilang mga anak. Maging, Panginoon, ang aming Tita Mocha at Tito Eli, ang aming Tita Aida, Kuya Arthur at Ate Ruth, ang Bacani family sa Laguna. Maging, Lord, si Kuya Edmond na nasa US kasama ang kanyang buong sambahayan. Maging si Ate Doty at ang kanyang mga anak, si Franz at si Francine. Ganyan din, Lord, ang aming mga relatives, Lord, sa Canada, ang Kahala family. Patuloy namin dinadalangin ang patuloy yung pag-iingat kay Kuya Jojit, Ate Armin at kay Teten. Maging, Lord, sa buong sambahayan ng Lopez family ni Tito Ernesto at ni Mami Baby, kanilang mga anak at mga apo. We pray for your continued guidance kay Shay, Seki at kay Wesley. Maging kay Erin, Lord, na nasa Singapore, sa aming pinsan na si Jello, mga tagapagturo, Lord, ingatan mo sila, Lord. Ganyan din ang pamilya Ilagan ng aming Tito Lito at Tita Fe, ang mga kapatid ni Papu, Lord, ang kanilang ina, Lola Ina Purita Ilagan. Maging ang Kurata family ni Kuya Ronnie, Ate Peng, Raven, and RJ, at ang buong Kurata clan. Ganyan din, Lord, ang pamilya ni JR, Sharon, Choki, and Warren. Maging, Lord, ang family ni Sharon, both sides, mother and father side niya, Lord, at ang kanyang kapatid. Maging ang Tabios family ni Cons, Ami, Ibes, and Matmat. Ang Romero family ni Russell, Aya, and Iya, ang mga buong Romero clan. Ang buong Velasco family, Lord, ni Manny, Eris, Popoy. At ang Panelo family ni Kuya Ricky, Ate Early, Eunice, and Aaron. Maging ang aming mga pinsan sa abroad, we lift up to you, Swing Myers family of Ate Ethel, Kuya Dale, Mami Doris, and the whole Myers clan. Ang Swing Salak family ni Kuya Seng at ni Ate Josie. Maging ang Francisco family ni Ian at ni Ken. Maging, Lord, si Kuya Romy, ang buong niyang sambayan at ang buong sambayan ni Kuya Joey Swing. Ngayon din, Lord, ang pag-alala namin kay JC Swing. Patuloy mo siyang gabayan, Panginoon, at palaguing espiritual. Ngayon din ang tagapag-alaga ng anak ni Ken at ni Ian. We pray for the Bustos family. Ang De La Cruz family ko po sa San Juan, mula kay tatay hanggang sa lahat ng aking mga kapatid, pamangkin, at mga brother-in-law. Protect, Lord, them daily, Dumicte family 5, and Yenes family. Maging, Lord, ang aming Tita Rudy, ang buong Tanlin family, ang Abila Hall family ni Tita Au sa Australia, ang buo niyang sambahayan, ang Agbulos family, Lord, ni Pastor Efren, ang pamilya ni Lyra, Lord, ang Vincula family, Gatpayat family, and Tejada Echaves family.
Dalangin din namin, Lord, ang aming leader sa Bangbang Yemilip Church. We lift up to you, Bishop Abiyog, at ang buo niyang sambahayan. Maging ang sambahayan ng aming resident pastor sa Bangbang Yemilip. We lift up to you, Pastor Georgette Visillas, Jack Smile Visillas, and their household. Gayun din, Panginoon, si Pastor Estilo at ang kanyang may bahay, Jack Carmen Estilo. Maging, Lord, ang bawat pamilya sa kongregasyon ng Bangbang Yemilip Church, ang mga board members at leaders ng Bangbang Yemilip Church. Maging, Panginoon, ang aming family friend and Lord, si Ate Menchie at ang kanyang mga anak, si Pam at si JD. At Lord, at lahat, ang bawat pamilya, saan man, Lord, may malimutan man kami, you know each and every family. Kilala mo ang iyong mga anak, protect them and cover them, O God. Gayun din, dinadalangin namin patuloy ang kagalingan ng lahat ng may mga karamdaman. Lord, we pray for all the COVID-19 patients na nasa hospital ngayon, ang iba nasa bahay nila, the PUI, the PUM. We speak of healing in Jesus' name. We speak of life and recovery sa pangalan ni Jesus. And Lord, we pray sa mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay due to COVID. Continue to embrace them with your comfort and peace. At ikaw, Panginoon, ang bumalot sa kanila ng kapayapaan sa kabila, Panginoon, ng masakit na naranasan nila. We pray, Father God, na bagamat wala pang gamot talaga ang COVID, we pray na darating ang time, you will provide lunas sa karamdamang ito, Panginoon. We do not know kung ano pong what lies ahead, but we entrust to you this pandemic problem na dinaranas ng buong mundo. You are the King. Hindi ang coronavirus ang nagmamay-ari at ang may kapangyarihan sa lahat, but ikaw, Panginoong Jesus, ang siyang tunay na hari, ang may suot ng corona sa langit. Kaya, Lord, we entrust everything to you. Maging ang iba pang may karamdaman doon sa buong mundo. We pray and remember all the vulnerable groups, all the cancer patients, all the kidney patients, the liver patients, the autoimmune compromised patients, Lord, the hypertensive, the diabetics, and the asthmatics. Lord, protect them, O God, especially now na mahirap pong maka-access sa healthcare services. We pray for every healing and recovery na lahat ng may karamdaman. And specifically, Lord, we mention and remember the cancer patients in our family. We lift up to you, Mami Nelly. Patuloy mo siyang bigyan ng kalakasan. Continue to give her hope and strengthen her, O God, physically, emotionally, spiritually. At salamat, Panginoon, for your continued provisions sa kanya. We declare patuloy ang kanyang kalakasan at healing daily. Gayun din ang aming pinapanalangin for Mami Bini, Ate Glo, Pastora Lilibet, Franny, Diane, Mrs. Mendoza, and all the other cancer patients na kaibigan namin, Paulo Marcovos, Rodel Usila, Mr. Dacanay, Rachel Cortez, Pastor Janmir Janohan, Paul Quintos, maging si Ate Hazel, Lord, sa ibang bansa, heal her, O God, at ang mga katandaan at senior citizen ng aming society at ng aming pamilya. Lord, balutin mo ng pag-iingat mo ang kalusugan ng aming Tito Nelson, Tito Arnel, Tita Aida, Lola Olmeng, and Lolo Oscar, maging Panginoon, si Tito Ernesto at Mami Baby, si Mamo at si Papo, si Nanay, si Mami Nelly at Daddy Lito, Tito Eddie and Tita Beth, Tatay Chris, Lola Ina, Purita Ilagan, at Lord, ang mga parents din ni Kuya Ricky, maging ang iba pang elderlies sa aming family, Lord. You know each one of them. And even those who are not elderlies, but they have the existing condition. Ang patuloy na safety at kalakasan, kalusugan ni Kuya Jeffrey, Lord, ni Tito Eli, ni Kuya Joey, ni Kuya Romy Swing, maging ang aming pastor, Georgette Visillas, at ang kanyang VP, gayon din si Kafred De Lara, at ang iba pa, Lord, ng mga hypertensive. Ingatan mo po sila lalo ngayon, Lord, panahon ng heat stroke. We remember also a colleague ng aking brother who is currently in ICU. Lord, we speak of his healing from heat stroke, Lord, in Jesus' name.
At Panginoon, patuloy naming tinataas at dinadalangin ang lahat ng mga frontliners, mga doctors, nurses, and those who are working to provide the basic necessities and needs of every families and communities. Dalangin namin ang safety nila, maging ang aming mga personal friends who are working as frontliners, our family. We pray for Doc Odie Contapay, Dr. Jeronimo, Dr. Chico, Doc Cathy, Doc June, Doc Chona, Dr. Pascual, Dr. Lim, and even the family members, Lord, na naglilingkod bilang frontliners. You know each one of them. Gayun din, Lord, ang aming government. We pray for all the leaders in our government. Yes, Jesus. We pray for our President, Amen. Ang Pangulong Duterte. Patuloy mo siyang i-empower. Yes. In every decision, yes. Give her the wisdom, the same as the wisdom of Solomon. Jesus. At Lord, gayun din ang iba pang mga naglilingkod at public servant ng aming bansa. At lahat Amen. Ng leaders sa buong mundo who are working towards the welfare of every citizen in their nation. Yes, dalangin din namin ang kahabagan mo, Panginoon, patuloy sa bawat mamamayan na nawala ng trabaho at na unemployed due to pandemic. Yes, Panginoon, marami po ang nag-i-struggle financially globally, hindi lang sa aming bansa. Panginoon, kahabagan mo po ang mga nawala ng trabaho. At Lord, sa aming may mga trabaho at may mga pangamba kami until when our companies can sustain. Lord, pinagkakatiwala namin sa inyong lahat. Katulad, Lord, ng aming natutunan sa mga turo ng aming pastor, Lord, na kung si David nga, when he experienced matinding pagsubok at threat in his life, na-isolate siya, Lord, ikaw ang naging Jehovah Jireh niya, his provider. We declare the same for our present situation. When we worry about our work, our health, Lord, you are our Jehovah Jireh. Amen. You are our Jehovah Rohi, our good shepherd na mangangalaga sa amin. Amen. Kaya Lord, aming nilalagak sa iyo lahat ng aming concerns. At alam namin, binigay mo na the greatest gift that you can give. Yes, hindi Lord. Lang ang regalo o pagtugon sa mga pangangailangan namin, financial, emotional, everything. On top of it, Lord, you have given us eternal life through your Son, Jesus Christ. Kaya, Panginoon, allow us to focus and dwell on that truth. We already have the best gift at solution sa aming problema. Mamatay man ang aming katawang lupa, you already provided the hope of eternal life through Jesus, your Son. And while we are still here on earth, Panginoon, na nagpapatuloy kami sa aming journey, dalangin ko, Panginoon, dalangin namin na bawat pamilya mula sa matanda hanggang pinakabatang membro ng aming angkan, magpatuloy sa pananampalataya ang aming pinangahawakan, magpatuloy na sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan, at alam namin, anuman ang maganap sa aming paligid, we are under your care. You will never leave us nor forsake us. Salamat, Panginoon. At dalangin din namin patuloy mga gawain ng iglesia. We pray for your guidance, empowerment sa lahat ng teacher ng online DBBS ng Bambang Yemilip Church at lahat ng BBS online ng Yemilip Church. Gayun din, Panginoon, ang lahat ng manggagawa ng mga iglesia. Continue to empower them, O God, as they advance your kingdom, as they fulfill the great commission of preaching your word sa lahat ng panig at sulok ng mundo. Salamat, Panginoon, lahat ng aming dinalangin at hinaingin gabi, nilalagak namin sa iyo buong buo. We surrender everything with faith, Lord, na ikaw ang Diyos na nakakaalam ng lahat-lahat. You are the powerful, ever-living God. At ikaw po ang bahala sa amin. Thank you, Lord. Ang lahat ng ito, dinalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tayo po ay umawit, i-declare natin ang kapangyarihan ng Diyos na gumawa sa ating buhay. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya ay dudulog, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong
diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat sa Kanya ay susunod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. At para sa tatlong amen. 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 Good evening, everyone. Good evening, everyone. God bless. God bless you. Thank you for joining the Family Altar. Family Alfonso, signing off. Alfonso family, signing off. Okay, thank you.